Taurus, hello. This is your reading for the whole month of March. Ito yung mga energy surrounding yung ngayong buwan ng March. Ano yung mga posibleng paparating sa'yo, mga may encounter mo. Pagpasensyaan nyo na yung boses ko, ha? Kasi may ubo pa rin ako. Hirap ako magsalita, ano? So, maraming salamat, Taurus, kung ikaw ay nag-subscribe na sa ating YouTube at nag-like and follow sa ating Facebook page. Maraming salamat sa ating mga YouTube channel members, no, na hindi ko kabisado lahat yung pangalan ninyo, pero alam nyo kung sino kayo. Shout out sa inyo at salamat sa pag-join. Regarding personal readings naman, kung gusto ninyong mag-book or mag-inquire, magpadala lang kayo ng private message sa aking legit na FB page. Mag-ingat lang kayo kasi marami ng kumakalat na fake accounts na gumagaya ng FB natin or TikTok. No, hindi lang ako sure kung pati sa Instagram ba ganun din. Yan. Tingnan na natin, Taurus, ano ba itong mga possible na ma-encounter mo ngayong March. Pagiging mindful. Pagiging aware, no? Ibig sabihin itong pagiging mindful is pagiging aware sa mga bagay-bagay sa kapaligiran mo, no? Ibig sabihin, pagiging in tune sa kapaligiran mo or sensitive. Hindi yung sensitive na sobra-sobrang ano, ha? Ano ba tawag? Maramdami. Ibig sabihin, ano ka lang, maging conscious ka, maging aware ka sa kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran mo or sa mga tao sa paligid mo, mga mahal mo sa buhay man yan or hindi. Pwedeng this is also a sign ng pagiging at peace, no? Ibig sabihin, kalmado ka ngayong March. Meron kang peace of mind. Ano ka eh, yung parang at ease, at peace. Hindi ka ano, hindi ka tensionado, hindi ka masyadong stressed out, hindi ka nag-overthink, no? Ito yun. So, ang ganda, this is a period ng pagiging blessed and calm, yung pag-iisip. No? Meaning you have peace of mind. Kalmado ka, hindi ka madaling masway yung emotions mo, no? Or yung pagiging clear yung isip, no? Hindi ka confused. Hindi clouded yung ano, yung judgment mo or pag-iisip mo during this March. Meron ka ring elementals, nature spirits, the four elements. Ay, pwedeng iba sa inyo, naniniwala ba kayo sa mga ganito, yung mga elementals, no, yung mga beings na nasa, ano ba to, kalikasan natin. Yung iba, naniniwala sila sa ganyan, lalo na yung mga lumang-lumang panahon, yung mga ninuninuno, yung mga tribo-tribo pa, ano. Pwedeng ano lang ito, ikaw yung tao na mahilig sa nature or na-appreciate mo or you have, meron kang parang gusto mo na lagi kang nakaka-experience ng outdoors or nature, no? Kumbaga malapit ka sa nature, parang yun yung, ano ba tawag dito, yun yung parang nagbibigay sa iyo ng peace or healing, no? Kumbaga na-enjoy mo kapag ka-stressed ka, gusto mo ikaw ay pupunta sa beach or anywhere na makapag-explore ka ng nature, no? Pwedeng iba sa inyo mahilig kayo sa gardening. Yan yung mga pagtanim-tanim. O baka naman yung iba sa inyo, ngayong March, finally, makaka-experience kayo ng nature kasi baka matagal na kayong
puro trabaho na lang inaatupag ninyo, puro mga pader-pader na lang ng opisina at bahay yung nakikita ninyo. So, baka naman itong March, eh, makakapag-explore-explore kayo, makakapag-relax-relax sa nature, no? Kung matagal nyo nang hindi nagagawa yan, nakalanghap man lang kayo ng sariwang hangin, makapag-swimming sa dagat, no? Or makaakyat sa bundok kung mahilig kayong ano, mag-camping-camping or yung mga mountain hiking. Yan. Basta may mga outdoors and nature dito. Pwedeng yun yung kailangan ng katawan mo this March. No? At yun yung possible na mabibigyan ka ng time na ano, na makapag-ganyan-ganyan. Ano? Pasensya na guys, may hangnail ako. Pilit ko tinatanggal. Ano ba yan? Mamaya na lang. Storbo iti. Ano fa? Taurus ngayong March. O relaxation nga, o diba sabi ko nga sa'yo, mukhang magkakaroon ng reset para sa iyo. No? Para sa iyo itong pagpupunta sa nature, baka dati mo na itong ginagawa and then baka naging, masyado ka lang naging busy lately. Itong taon na to or the past months or years no na ngayon, itong March, possible na makakapag-vacation ka. Ayan, no? Alam mo, ang dami mong energies ng pagiging peaceful. Dalawa, ayan, no? You have peaceful presence and quiet mind. You have peaceful pursuits and happy times. So mukhang itong buwan ng March overall para sa'yo is a very peaceful time of the year. So, siguro itong 2024 para sa iyo, itong March is, ito na yung month na at peace ka, relax, kalmado, wala masyadong iniisip, no? At nakakapag-relax ka. Yun yung pinakamaganda. Makakapag-bakasyon ka, ayan. Reset ito, no? So, ikaw ay cluttered na ng mga stress sa buhay, ng trabaho. Mukhang makakapag-reset ka. Makakapag-detox ka ngayong buwan ng March. Look at the bigger picture. Mm-hmm. So, bago ka magre-react, Taurus, bago ka magbigay ng mga conclusion mo, tignan mo muna yung kabuuang scenario. Tignan mo muna yung kabuuang picture or kabuuang istorya or ng dalawang panig, no? Kung meron man dalawang panig dito. Sa pangkalahatan yung titignan mo. Yung overall na scenario, yung overall na picture. Hindi yung isang, sa isang part or side ka lang nakafocus. Ano? Possible kasi na may maano kay ma-enlighten ka or may malaman ka, no? Na nung una hindi mo alam. Possible na ganun, no? So, i-consider mo yung kabuuan ng sitwasyon or ng scenario bago ka maggawa ng iyong decision. Believe in the impossible. Wow. So, mukhang you can move mountains ngayong March, Taurus, no? Sabi dito, believe in the impossible. Maging optimistic ka, maging super positive ka. No? Sabi nga nila, wala daw imposible doon sa taong naniniwala at matindi ang faith. Mukhang eto yun. Okay? Oh, why not? Sino naman ang makakapagsabi kung imposible, hindi pa naman katapusan ng ano, ng time natin, di ba? Possible na may mga ano, milestone or breakthrough na masosolve ka ngayong March or maa-achieve, no? Kasi yan eh, believe in the impossible as long as naniniwala ka na kaya mo to or posibleng mangyari to, eh malaking chances na mangyayari yan, no? Manifesting, believing. Time to release negativity daw. Ito na talaga yung moment na magdi-detox ka.
Promise. Ang linaw talaga nung na-pick up ko kanina. Makakapag-relax, unwind, pahinga, reset, detox. Release negativity, Taurus. Lahat ng bagay, tao, sitwasyon, energies, feelings na negative na pwede mong ma-release ngayong March, you have to release all of the negativities na binabanggit. No? Ito yung time mo na makakapag-detox ka. Kumbaga, nagpo-purge ka, nagde-declutter, nagpo-purify ng iyong spirit and energies. Relationships man yan or whatsoever, Taurus, kung ano yung, kung saan ka nakaka-relate. Okay? Let's see, Taurus, ano naman yung mga possible na paparating sa iyo. So, dahan-dahan ako kung napapansin nyo kasi nauubo ako. Nauubo ako pag nag-hyper akong magsalita, guys. So, sana hindi naman kayo antokin. Baka meron na namang mga basher. Bahala kayo dyan. Someone working against behind your back, Taurus. Mukhang may traitor energy. May flastic energy. May backstabber energy. No? Kasi alam mo kung ano, maganda intention nitong tao na to, eh ba't patalikod? Diba? Alam nyo na yan, matatalino kayo. Excitement. Uy. So may mga happenings ngayon, March. Pwedeng mga exciting encounters, romantic man ito or hindi, no? May mga moment na kayo ay ma-excite. No, possible nakikiligin. O baka nga may mga bakasyon bukod sa bakasyon. Ewan ko kung ano na lang tong mga bagay na to na magpapa-excite sa inyo, pero meron. You need to defend yourself. Uy, mukhang may naninira sa iyo, Taurus. Kasi nga ayan, no, someone working against you behind your back. No? Backstabber. At mukhang kailangan mong protektahan, depensahan yung sarili mo dito, baka siniraan ka, or ewan ko kung anong niluto nito, anong ginawa nitong daga na ito, para darating ka sa point ngayong March na kailangan mong i-explain, or depensahan yung sarili mo, or protektahan, ipagtanggol yung sarili mo. Ano? Darating sa ganung point, beware of great pride, Taurus. Hindi itong buwan ng March hindi maganda na maging ma-pride ka daw ngayong buwan ng March. Ikaw din ang masusunog dyan sa pride mo. Remember, kasalanan yung pride, di ba? A marriage will take place either romantic or business. So, may commitment. Possible na iba sa inyo, papasok kayo sa commitment, romantic relationship, or business partnership. Possible na meron ding mga ikakasal sa inyo ngayong March. Entering marriage or business partnership. Or ano, commitment, jowa-jowa, pwedeng ganyan. Or pwedeng i-commit nyo yung sarili nyo sa ibang bagay, no, like, ano ba, pagbabalik alindog. Basta meron kang ano, mga gagawin na commitment. Iko-commit mo yung sarili mo or makikipag-commit ka sa isang partnership or relationship. Romantic man yan or business ngayong March, no? Uy, yung iba dito, bagong bahay. Wow! So, pwedeng ano, makukuha nyo ning dream house ninyo or mag-move in na kayo dito sa bagong bahay, apartment man yan, condo, or bahay na pinagawa ninyo, no? Pinagawa or bagong bili. Kung hindi naman ito about paglipat ng tirahan or bahay, pwedeng ano, kailangan baguhin mo yung image mo or meron kang kailangan i-transform sa sarili. Kasi sabi dito, new home and new attitude.
So kung may mga may lilipat ka man, whether it's a relationship, actual na bahay, workplace, may mga bagay dito, Taurus, na huwag mo nang dalhin doon sa bagong dilipatan mo, yung mga lumang ways, attitude, or energies. No? Huwag mo nang dalhin doon sa bago. Ano mang bago itong tinutukoy na ito? Whether literal na bahay yan, samahan, romantic relationship, no? Trabaho, ayan. Huwag mo na daw dalhin doon sa bago. Iwan mo na yung mga luma na yan doon sa lumang inalisan mo. Tignan na natin yung iyong love life. Ngayong March. Ay, may feeling guilty. Ayan. May mga eksena na ano dito, may nagawang kalokohan, kasalanan. May magigilty ngayong March sa inyong dalawa, kung sino man. Pwede kasing ikaw, pwede kasing energies mo to. Take note ha, pwedeng energy mo yan or energy ng person. O basta may feeling guilty ngayong March. Alam niya eh, oh. Alam niya yung ginawa niya. Alam niya nakasakit siya dyan. Basta alam niya yung ginawa niya. Kaya nga feeling guilty yan eh. Mm-hmm. So, mukhang may soul contract kayo na itong person na ito. Possible na nakabind yung souls ninyo sa isa't isa. And may mga, ano ba to? Soul lessons na kailangan kayong matutunan itong person na to. Ito yung mga soul lessons na hindi nyo natutunan sa inyong past life or relationships. And then, parang until ma-solve ninyo yung lesson na yun or matutunan ninyo yun, it will not end. Ewan ko kung tama ako, pero parang yun yung pagkakaintindi ko. Okay? So, if kung hindi yun, parang may kasunduan kayo nitong person, so pwedeng kasal na kayo, no? Kung hindi naman about soul something, pwedeng ano lang, hindi lang basta-basta susamahan ninyo, pwedeng kasal na nga kasi parang may contract. Ano? May sinumpaan, kumbaga, ayan. Possible na nagsumpaan kayo sa isa't isa, kinasal man kayo or hindi. Tignan na natin yung closing message para sa inyo ngayong March. First light, beginning a new cycle. Ayan na nga, oh. New home, new attitude. Pwedeng expression lang eh. Basta merong something na bago na mangyayari or uumpisahan mo ngayong March, no? Ayan, magsisimula ka uli ngayong March. Pwedeng iba sa inyo, magsisimula uli kayo ng bagong buhay, magsisimula uli kayo ng bagong job, magsisimula uli kayo ng bagong negosyo, or magsisimula kayo ng bagong relationship, friendship man yan, romantic, or magsisimula ka ng bagong hobby, no? It could be anything. Pero ang ano dito, ang message is makakapagsimula ka ngayong March, Taurus, for sure. Okay, Taurus, thank you so much for being here. Take care and God bless.